Hi! So, napunta po ako ng Tamuras ulit at ako'y po'y bumili ng aking imumukbang. Meron po tayong shrimp. Wow! Yung shrimp. Yan po'y imumukbang natin. At saka, ito pong baby octopus. Yan. So, abangan niyo po yan sa aking imumukbang. At lulutuin po natin to, no? Pakita ko rin sa inyo kung paano ko dilinisin ang ating imumukbang. So, ito po ay expert pa po siya galing Thailand. So, dito po ay nasa $6.50 po siya. So, ang gagawin po natin dito ay ating pong dilinisin. Tatanggalan natin ang beak. So, lagi po yun. So, ayan po itsura niya. Baby octopus. Kita niya. Wala na siya naman sa loob. Kasi sinira na niba. Butas na. Malinis na po siya. So, ilalamas na lang natin. I think wala na rin po siyang beak. Tinanggal na rin nila yung beak yung pinakaloob. Pero double check din po natin. Baka meron pa siya. So, pakukulong ko lang po siya sa beer para daw po malambot. Hindi ko alam pa paano lutong gagawin ba dito. So, lamasin po natin siya sa asin. Para wala yung kanyang gulas. Lamas-lamas lang. Okay na to guys. Linis na po siya. So guys, pakukulaan lang po natin to, no? Itong ating pugita o baby pugita or baby octopus. So lagay po natin dyan. So ang sabi po nila ay lagyan daw ng beer. Heineken. Yan. Lalagyan daw po ng beer para lumambot siya. Yan po ilalagay natin. So, paglalagay po ng beer, at pag may natira, hindi ilaklakin nyo. Para baka yung nagluluto, hindi kayo lasin. So, ayan na. Ilagay lang po natin. So, lagyan daw ng konting tubig. I'm not sure kung... So, dagdagan po natin. Buti na lang may natira pa akong isang beer. So, atin na po siyang pakukuluan. Lagyan po natin ng konting tubig. So, hintay na lang po natin, no? So, ito po natitira, ay ilalagay ko po sa left. Wala ako sa mudumi na. So guys, ang susunod na natin dilinisin ay ang shrimp natin, no? Hindi naman po lahat ito ay ating umumukbang. So siguro kuha lang tayo ng mga 2, 4, 6, mga 8 siguro, kasi maliliit naman ito eh. Maliliit naman siya. 8 pieces. So yung there is i-freezer natin para meron naman tayo sa next natin kung gusto natin magmukbang ulit ng hipon po. So guys, ang paglilinis po ng hipon, yung iba po kasi hindi naman na tinatanggal yung parang pinakadumi, paano mo? Sa akin kasi inaano ko siya. Ginugupit ko po, tinatanggal ko yung mga balbas niya. Pati itong nandito, ginugupit ko po yan. So, ino-open ko yung likod. Ino-open ko po siyang ganyan. Ayan. Para matik. Yung likod po, ma-open ko siya at malinis ko po siya yan. Nakita niyo? Ayan. Ganyan po ang maglinis. So, lahat po ganang gagawin natin. Tanggal yung balbas. Tapos yung pinaka, ito, yung nakaka, yan. Kita niyo po ba? Binugupit ko po yan. Para pag kahit sipsipin niyo yung ulo, ay hindi po sasabit ang mga labi niyo. Minsan naranasan ko yun eh. So, para, binugupit ko po yung likod para mas madali siyang ma-open pag kakainin na po, no? So, lahat ganun po gagawin natin. Ito lang naman po lulutuin ko para sa ating mukbang. Kasi meron na tayong baby posit eh. So, ito lang po ang lulutuin natin. Papakita ko na po sa inyo lahat mamaya pag okay na. So, yun guys. Tapos na yung paglulutuin natin. Lilinisin na lang po natin yung pinakaloob, no? Para matanggal yung mga kinain niya. Yung iba, toothpick ang ginagawa eh. Kung ayaw nila masira yung dito. So, ang gagawin niya, tututupin niya siya dito sa pinakaunin ng toothpick. Tapos, susumpitin niya po siya ganun. So, sa akin, ito yung gusto kong way. Para pag kinain siya, madali rin siyang mabubuksan. So, yun guys, luto na. Sorry. Linis na po yung ating shrimp. Ayan. Medyo mataba naman po siya. Nakikita niyo naman yung aligin niya sa loob. Ayan. Nakikita niyo naman po. Oh. Shrimp is waving at me. Mamaya po, papakita ko sa inyo kung paano ko siya iluluto. Okay po? So, guys, ayan. Medyo nakulo na yung ating baby octopus. Sorry. Ating muna medyo haluin ng kapraso. Hindi ko alam kung totoo yun, no? Pakulong sa beer.
Subukan natin. Yun. So, pagkain ko po nito, tayo malalasin. Ganun. Siguro takpan natin, no? Para mas mabilis maluto. So, yan. Waiting lang po tayo. Ang gagawin ko po sa shrimp ko ay garlic butter shrimp, no? Ito, lalagyan po siya ng butter. Ganito po siya. Yan. So, ano po siya, no? Unsalted butter. So, hindi naman po siya maalat. So, light lang siya. Ito yung butter namin dito. So, ito ang ating gagamitin para sa ating garlic butter shrimp. Ayan. Gamihan natin ang butter. Para hindi po agad masunog yung butter nyo, tagyan nyo po siya ng konting oil. Konti mo. Ang gagamitin ko pong garlic, yung ready na siya, na hindi na too fresh. So, naka-mince na siyang ganito. Ito po ang lalagay natin. So, aluin nyo lang po siya para matunaw yung ating butter. Madali lang naman po maluto ang butter or garlic shrimp. So, guys, lagay na po natin ang ating garlic. Yan. Ito po yung garlic natin. Lagay na po natin. Mga dalawang kutsara. Mix, 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 mix. Halo-haloin lang po natin, no, guys. Kasi medyo maluto po yung ating garlic. Yan yung pagagawin natin. Halo-halo lang po, halo-halo lang, halo-halo lang. So, ayan po guys, okay na po ang ating garlic. Talagyan po natin ng chili oil. Isang kutsara para maanghang. Yan. Sigurado, anghang nito. So, haluin lang po natin para masaya. Halo lang po. So ako po, naglalagay ako ng lemon. Naglalagay po ako ng lemon sa ating butter garlic shrimp para medyo mawala po yung lansa ng ating shrimp. Po. Sinama ko na po yung buto, no, para masaya. Okay, mamaya, pag kinain naman yung wala na rin. No? So, minsan, ito po yung nilalagay ko yung lime. Eh, mas gusto ko po maglagay ng fresh na yun. So, ito yung... Parang may gusto ko yung medyo may asin. Ang ating butter garlic shrimp. So, ayan, nakakulo na po siya, guys. Lalagyan ko lang siya ng konting salt, no?
Lagyan ko rin siya ng black pepper para manghang na manghang. Lalagyan na po natin ang ating shrimp. 8 pieces lang po ito. So, atin ang mix-mix. Simple lang po yan, guys. No? Lagyan natin ang konting salt. Kasi may butter na naman siya. Konting-konti lang. So, ganito, okay na to. So, lagyan ko pa siya ng black pepper. Para mas manghang. Konti lang din. Tapos, mix muna po. Para mag-i-even yung pagkaluto niya. No? Kita mo naman yan. Ang chef, no? So, ang chef naman po ay yun naman totally siyang kailang mag-overcook. Kasi pag nag-overcook, ay, makuna. So, konting tumbling-tumbling lang po ng shrimp natin. Sa red, yung shrimp natin. So, okay na yun. Shrimp. So, yun guys, mga tapos na ang ating shrimp. Pangoy na po natin. Mukha na siyang masarap. Okay na po siya. Huwag natin overcook ang ating hipon. Para, ay sorry, para hindi naman makuna. No? So, ilalagay na po natin ang ating shrimp. Yan po siya. Ang ating butter garlic shrimp. Ayan. Sige din natin, no? Gamitin ko ito mamaya sa ating baby pusi. Ayan po siya. Ayan na po ang ating butter garlic shrimp, guys. Masukusok pa, ha? So guys, okay na yung ating pusit, no? Ay, pusit. Octopus, baby octopus. Lulutoy na po natin siya, no? Ugasan ko muna. So, ugasan muna po natin siya, no? Okay. Para kaya-kaya din sa ating pagkain. Hindi ko alam kung lumambot ba siya o ano. Bahala na, no? Pagkain natin. Ibayan na lang natin ang ating mga ngipin. So, ayan. So, ganyan lang po itsura niya, no? Lumiit. Ayan, lulutoy na po natin siya. So, lulutoyin ko po lang siya sa simpleng paraan lang. Simpleng paraan. Magigisa lang po tayo ng sibuyas at bawang. Konting oil lang po tayo. Konting oil lang po nilagay ko, no? Konting oil lang po. So, mag-isa lang po ito ng bawang. Simple-simple lang po yan, no? So, lalagyan ko siya ng chili sauce, sweet chili sauce. Parang sweet style ng ating lulutuin. Sabi-sabi-sa lang po. Palo natin ang ating sibuyas. Halo-halo lang din ito tayo, no? Yung ating ano, yung hindi ko yogurt yung ating sibuyas. So, lagay na po natin ang ating kapatrasong. Sabita. Sabita malinis.
Ilagay po natin ang ating chili, sweet chili sauce, sweet chili sauce. So, ito pong pagluluto ko ay pasang pajamba. Lagyan po natin ang pepper. Lagyan po natin ang salt. Guys, tapos na po ang ating baby pusik with the sweet chili sauce ala pacho. So guys, ayan na po yung ating baby octopus with the sweet chili sauce. Ayan, simple lang po yung niluto ko. So hindi ko alam kung talagang ayos na siguro lasa nito. So, tatry natin sa ating mukbang. So, ayun guys, tapos na po tayo sa ating pagluluto at abangan nyo po yan sa aking mukbang. Thank you guys! Pangalok!